Alright, so sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, nandito naman po kaming muli ni Brother Celsius at ako po si Carlo Cortez aka Admin Coco, and si Brother Celsius po ay si Boy Tai Tai at dyan sa taga dyan siya sa may Rizal Tai Tai, no? Ako naman ay San Mateo Rizal. So ngayon po ay nandito kami muli upang ipahayag sa inyo ang part 2 at ang tungkol po sa Pinoy sex, no? Sex po na S-E-C-T-S. Hindi po yung alam niyo na. Okay. So, last week, just quick recap lang, no? Pinag-usapan namin yung sa part 1, yung sa Pinoy sex part 1 about Iglesia ni Cristo at yung Aglipayan, no? We just give some insights about and some brief history and some teachings, no? Repute na rin, no? Nag-repute na rin kami ng kaunti. And same thing ang mangyayari ngayon. And sa part 2 nito is we're gonna talk about the Kingdom of Jesus Christ ni Kiboloy, no? At yung lastly is kay Eliseo Soriano, yung Members of Church of God International. So, kamusta naman dyan sa inyo, Brother Celsius? Bagong ahit tayo, ah. So, ayan, magandang gabi. Magandang araw sa lahat ng ating manonood ngayon. Lalo na sa iyo, Brother Carlo. And ngayon, no, bagong ahit. And no, first time ko lang mag-ahit for ano, sa buong tanan ng buhay ko. Ngayon lang ako nag-ahit ng bigote. And yun nga, alam niyo naman yung weather ngayon, no, medyo maambon. Tapos mainit, maambon. Ganun yung anong weather ngayon, Brother Carlo. Eh. So, nadapuan tayo ng sipon. Pero definitely sipon lang ito, ha. Hindi ito COVID. So, bali naman din na malamang tabasa ka naman ng ulan. Ulanan ako no, nung mga nakarang araw. So, nagkasipon tayo. Kaya sa mga kapatid natin, ingat po tayo sa paglabas. Lalo na sa Metro Manila and sa karatig lugar. Kasi yung panahon natin ngayon, ganun nga. Maaraw, tapos biglang uulan. And dito naman, Brother Carlo, no, naka MECQ pa rin tayo, no? Rizal. Hanggang September 7. No, kaya ingat pa rin tayo sa paglabas-labas at kung magsisimba man, social distancing syempre and yung mga safety protocols ay ugaliin nating laging sundin. Okay. Amen. So yun, nakabalik na ako ulit sa simba ngayon sa physical pero kanina ako mabilis na naabutan ng 10%. So, nasa labas ako. Nasa labas? Oo. Kanina. So, ayun lang. Maga pa naman ako noon. 7:30 kasi yung mass. Pero, before 7, kaso puno na kagad. No choice. Isinarado yung simbahan. Kita mo naman yung loob kasi bukas naman yung, di ba yung usually na, alam mo yung sarado yung simbahan pero yung may mga malalaking butas. Ganun. May mga, yung sa pintuan, no? Hindi nyo na sinasara. Ayun yun. So, ayun, okay. So, let's talk now. Let's start. Okay, so guys, kung bago kayo sa aming live, don't forget to like, share, and subscribe, no? Sa aming Facebook, YouTube, and Instagram, and Twitter. Just type Defend the Catholic Faith or DCF Vanguards of Truth. So, yun, mag-comment rin kayo kung kayo mayroong mga katanungan, may mga suggestions kayo or may gusto kayong sabihin na pwede namin basahin. So again, topic yes. Namin is Pinoy Sex Part 2. It's about some brief history about Kingdom of Jesus Christ by Kiboloy and Members of Church of God International ni Eliseo Soriano. Soriano. Ayun, so let's start with the Kingdom of Jesus Christ.
Ito ay it was very no, talagang Philippine-based church talaga sa Davao, founded by Pacquiao. Okay? Pacquiao po na hindi po yung masama, no, Yung mura. yung mura or yung kabastusan, kundi yung hindi po F ang spelling, kundi ang spelling ay P. simply lang ay P A C and Q. Q. Okay? Pak Q. Pacquiao. Ngayon, Yeah. Pacquiao stands for Pastor Apollo Apollo. C. Kibuloy. Yan. Okay? So, wala akong baso dyan. Ino lang namin, masyado kasi mahaba eh. Kasi ayaw din naman niya patawag ng Apollo Kibuloy. Ang gusto niya is Pastor. Si Pastor Pastor Apollo. daw, E, pastor. tawag ko na lang sa kanya, Pacquiao. Okay? Pacquiao. Hindi po yun F. Okay? Ano yun na yun? Sabi ng kanilang founder na si Pacquiao, dun daw sa sityo Kitbog, no? Sa paanan daw nung Mount Matumtum sa South Cotabato, there is a revelation daw from God, no? Sa panaginip niya doon, isa na doon yung pagkatatag ng KJC, no? Yung Kingdom of Jesus Christ, kung tawagin. Pero, for information guys, no, si Pacquiao ay former member po ng sektang United Pentecostal Church, no? Isa pong Oneness Pentecostal denomination, no? Sila yung parang kumukontra sa katuruan ng Trinidad na may isang Diyos na Trinity. may isang Diyos na may tatlong persona. Sa kanila, oneness. Siya daw yung Ama, siya daw yung Anak, siya daw yung Espiritu Santo, which is totally different sa atin dahil nga sa Trinity. One God in three persons. Sa kanila, siya yung Ama, siya yung Anak, siya yung Espiritu Santo. Walang nag-exist Tatlong sa three persons. manifestation daw. Oo, tatlong manifestation, walang nag-exist na three persons in one God. Which is, we can talk about later on. Kasi medyo mahabang discussion yan. Yan. So, sabi pa niya, Apollo Kibuloy, hindi lang ito yung mga miyembro niya. Actually, talagang kiniklaim niya to na, He is the appointed Son of God. No? Laging sisigaw-sigaw yun sa mga programa niya, no? I am the appointed son of God. Diba? Ayun. Which is nagpapatunay ng katuparan ng nakasulat sa, ano eh, dito sa unang 1, 2:18, no? Na maraming mga antikristo ang maglalabasan. Kasama na siya doon. Sigurado ako dyan. Kasi, biro yung sabi mo ba naman, I am the appointed son of God. Sigaw-sigaw pa siyang Appointed ganun. son of God daw siya, no? Pasigaw-sigaw pa dun sa, ano? Living mana, di ba? Oo, the living manna. Basta yun, may pasigaw-sigaw pa siyang nalalaman. Di ba? So, syempre, yung nagagandahan niyang mga miyembro, aba, oo naman, oh, palapaan sila lahat. Maganda miyembro nila niyang Baril Celsius, eh, pag nanonood ako dati. Pag wala akong magawa. No, may cable pa kami nun sa dati naming, ano, bahay. Minsan kasi paulit-ulit kasi yung kay Soriano, eh, di ba? Minsan, Apo, tape ka lang lagi eh. paulit-ulit yung tape doon kay Soriano, eh. So, minsan, nililipat ko doon, ba? Itingnan ko paano yung mga katakatahan nila doon, ba? Gaganda ng mga babae, puro may lahi. Yung orchestra nila, no? Pag medyo manyakis ka, pag yun ang habol mo, eh, mapapa-convert ka siguro dyan. Mapapanood ka talaga ng mapapanood. Galing din nung kanilang pang-akit, eh. So, yun. Yun sa akin. And yun, sinasabi din niya, no? That hindi na daw siya kahit kailan magsakakasala. He is no longer sinning. Ano? Kumbaga, meaning, yan, hindi na siya nagkakasala, which is contrary sa sinasabi ng Biblia sa unang 1:18. 1 John 1:18, itong sinasabi. If we claim to be without sin, we deceive ourselves. And the truth is not in us. Ayan. Mga self, ano to eh, masyadong self-proclaim talaga to si Pastor, no? Si Pastor Pacquiao. Pastor, Si Pacquiao. Pacquiao. Oo. Di ba? At tinuturo din ng sektang ito, at lalo ni Pacquiao, na kaya daw nagkasala si Adan at si Eva because of the so-called yung serpent seed daw, no? Yung meron daw serpent seed na para tong virus sa ginawa pang COVID, no? Parang nagkaroon yata ng pandemic siguro doon sa parang ganun nung eksena. Para tong virus daw na tumulak sa kanila to disobey God. Ngayon,
the question there, inasaan yan sa Bible? Yung not just the word, no? But even the context na nagkaroon ng implantation dun ng regarding the serpent seed, no? Eh, masasabi ko dyan, yung demonyo did not implant his spirit within Adam, no? Tanilan nyo po yan, guys. That caused him to disobey God. Yung kasalanan nila Adan at Eva, eh, galing dahil yun sa consequence na kanilang mag-disobey sa Diyos. Yun ay ginusto nila. Kahit naman tinukso sila ng aas eh, pero kung dahil tinutukso pa lang naman sila ng aas eh, nagpatukso. So yun yung consequence ng disobedience. Walang nangyaring serpent seed na nangyari. Kasi parang pinalalabas si Kubuloy, hindi yun kontrolado ng utak nila Adan at Eva. Kumbaga nung lumabas yung aas, naglabas ng serpent seed daw, which is mali. Mm-hmm. Hindi. Kaya ka nagkaroon ng disobedience ng dapat hindi disobedience ang sinabi dun. Hindi disobedience ang pinag-uusapan sa part na yun nung nagkasala si Eva at Adan. Kundi isang, ano, parang, di ba, pag yung, yung parang sa atin, sa mundo natin ngayon, pagka yung tao nakapatay, napatunayan may saltik, hindi naman siya ikukulong, dadali siya sa rehabilitation. Kasi napatunayan may saltik siya, kaya siya nakapatay. Ganun lang yun. Ayun, so, ganun sa akin, Brother Celsius, about just sa history ng Kingdom of Jesus Christ, at about regarding with kay Pacquiao, kay Pastor Apollo, kay Buloy. And wala naman kasi masyadong too much ng ano dito eh, history kay, information. Oo, wala naman eh. Kasi it's more on, you know, galing sila Pentecostal, yung magulang niya. Yung iba niyang kapatid, alam ko miyembro ng Pentecostal, pero siya nag-create ng sarili niyang sekta. Ayan, dyan siya yumaman, no? At kaya may sarili siyang jet, di ba? Oh bro, makikita mo talaga doon yung lifestyle niya no, na talagang na nung nagtayo siya ng religion, yung lifestyle niya biglang nag-iba no. Uh-oh. Yung meron na nga siyang jet no, pati balita ko pa ata nung 2016 election. Marami siyang pinahiram na mga transportation kay Duterte sa kanyang elections. I mean sa pag-campaign no. At makikita mo rin yung mga mansion no, maraming mansion yung si Kibuloy, lalo na sa Davao and sa iba pang parte ng Pilipinas. Oo, binalita no? Pa nga yun sa ano, rate. No, meron pa doon, hindi yun rated kay, yung basa yung kay Chris Aquino, na one of the good ano daw, places to ano to pray. Eh, yun nga lang. Hindi ako magpe-pray doon. Maring pumunta ako doon, kung may pera man ako, picture-picture, magbablog lang ako doon, pero hindi ako magpe-pray doon. Eh, kulto yun eh. Totoo yan, kulto True. Yan. Kulto yun, ba't ako magpe-pray doon sa lugar na yun? Doon na magpe-pray na lang ako doon sa damuhan. Kaya walang simbahan, at least walang kakultuhan doon. Pag pupunta man ako doon, kasi may ano eh, may kainan. Eh di, babayaran ko yung puta ko doon para kumain. Kasi parang yung prayer house na yun, yung malaki doon sa Davao. Pag nung napanood ko sa palabas ni Chris Aquino dati, tanda ako yun. Is may konting restaurant na medyo malaki at mamahalin. Pero yun niya, maganda nga naman talaga siya. Good for relaxing. Pero yun niya, sabi ko, hindi ako magdadasal dun. Hindi magdadasal na. Oo. Hindi ako kaalib ng kulto na yan. So, ayun lang. Yung kingdom na yan, no? Ayun. Kung makapunta man sa Davao, pari bisitahin ko lang. And that's it. Walang prayer na mangyari dyan. Doon na lang ako sa gilid kung walang simbahan ng Katoliko dun. So, yun. That's pretty much it about Kingdom Jesus Christ para sa akin. Yeah. At ikaw, Radice, should be dadagdag ka pa? Yung sa akin naman, Brother Carlo, no, i-ano ko lang din yung kanilang, ano, meron silang isang kaso dito, no, pwede rin natin itong ilagay sa history din, syempre, no, nung mismong background nung founder, and syempre, yung KJC nga, yung Kingdom of Jesus Christ, no. Ito ang sabi dito, sabi, noong January 29, 2020, the Federal Bureau of Investigation, FBI, raided the KJC or yung Kingdom of Jesus Christ offices in California and Hawaii after receiving a complaint by former members that the church has been committed immigration fraud. According to testimonies taken by the FBI, the KJC has conducted 82 sham marriages in the past 20 years in order to keep them illegally
in the United States. They said that the victims were invited as guests to a fundraiser concert for Children's Joy Foundation, one of the church charity arms. Once they arrived, they were forced to solicit donations on the streets and sell pastries such as crispy, creamy donuts. Oh, sarap pa. Claiming that they're raising funds for the church, receiving little to no pay, and were met with steep quota requirements. One of the victims even said that the young church workers were physically or psychologically abused if they did not work well during incredible hours. So meron palang background. Abuse pang nalalaman pag hindi nagwork ng maayos daw. Yes, ang KJC na mga human trafficking, no? Nag-human trafficking sila, no? Ang sabi dito, nahuli ng FBI, may mga nagsumbong sa FBI or yung Federal Bureau of Investigation. Ito yung parang NBI sa atin sa Pilipinas kasi sa USA. Nahuli da, meron daw nagsumbong sa FBI na itong KJC, itong mga imigrante na to na nasa California and Hawaii, ay nahuli, no, na naghumihingi ng mga donasyon sa mga sa kalsada at ano pa nagbebenta pa ng mga iba't ibang produkto katulad ng sabi to crispy creamy donut. Masarap to, pero syempre may patong na to sa kanila. Oo naman, syempre. Para mas para alam mas mo yan, malaki, yung income. Mas malaking negosyo ni Pastor. Yun. Mas malaking income. Ang mas masama pa dito, Brother Carlo, no. Meron silang requirements, meron silang quota requirements. Dapat siguro wag ka siguro bumalik dun sa simbahan hanggat hindi mo na-achieve yung quota na yun. Kasi kung hindi, ito ang sabi dito, may nagkakaroon ng psychological and physical abuse na nagaganap, no? Kung hindi sila nag-work mabuti. So, talagang under to ng hindi to isolated case kasi talagang nabalita to na sa iba pang lugar, hindi lamang sa Amerika, nag-exploit sila ng iba't ibang mga tao, no, para humingi ng donation or ng anuman, no. At ito, Brother Carlo, nakakalungkot dahil tingnan mo naman yung lifestyle ng founder nila. Napaka ganda, no? Talagang sabihin na nating nasa mayaman talaga or nasa upper class. Pero tingnan mo naman yung nangyayari sa kanya mga miyembro. Parang yung mga miyembro yung bumubuhay sa maluhong buhay ng kanilang founder. 'Di ba? Ay nakakalungkot. Hindi katulad sa ating mga Katoliko, no. Yung founder natin wala sa lupa, no, nasa langit na, and yung namumuno sa atin, ang Santo Papa ay namumuhay sa talagang simplicity, no, poverty. Hindi yung nakikita natin ang Santo Papa na nag-drive ng ganto ng ganyan, no. Hindi nga, wala nga ata siyang sariling airplane, di ba? Hindi katulad nitong Nicky Boloy, no? And yung mga... Kung tutusin, dapat meron yun dahil tingnan mo yung Santo Papa, hindi lang siya leader ng simbahan natin, kundi isa pang leader ng state, ng isang bansa. O, di ba? Hindi ba't napakakita mo yung simplicity ng pagiging Santo Papa. Yes. Kaya sinasabi nila na nagbubuhay mayaman daw yung mga pare, yung mga obispo, yung mga Santo Papa, which is wrong. Alam niyo po ba na, guys, na wala talagang earnings ang lalo pagiging Santo Papa. Ang magiging advantage lang ay kapag nagkasakit ka, sagot lahat ng simbahan niyan. Kung may kailangan yung mga kapatid mo, sagot. Pero yung actual income na alam pa pagiging Santo Papa na kasi nagsanto papa kay isang buwan, sasahod ka. Parang walang ganun. Walang SSS, walang pag-ibig, walang ganun. No? Sagot lang syempre lahat naman. Syempre, kailangan din man tumulong ng Santo Papa sa sarili niyang pamilya kung kinakailangan. Bakit hindi niya gagamitin yung funds? Eh, yun na yung pagkakataon niya to help his own family. Mga magulang niya kung nangangailangan, mga kapatid. Kung nangangailangan lang. Eh, kung hindi, kung mayaman naman, natural lang Santo Papa, hindi ko kasi masyadong alam yung background niya. Let's say, mayaman ng biglang na bankrupt. Pwede siyang umuha doon. Kumbaga, yun na yung parang, sa kanya, tulong na sa kanya ng simbahan bilang paglilingkod sa Diyos. Pero wala yung, katulad talaga yung sa pastor na talagang may milyon nakikitain, tapos kanya,
Sa kanya Diba? talaga, no? Kanya talaga yun eh. Ihati-hati na lang yun sa mga empleyado niya, etc. Oh. Eh, ang sarap pa po, wala namang empleyado eh. Wala. Oh. Walang empleyado na mga pare, ibig sabihin. Pero yung, syempre, may empleyado, tukul, diba, yung mga guards, yan, mga ganyan. Yan, empleyado ng mga simbahan. Pero yung mga si pare, yun, wala. Wala din yung mga yan eh. But we're talking Meron about silang the, allowance. Oh, allowance. Allowance. Pero, talagang monthly sweldo, wala. Allowance lang talaga. Oo, allowance. Lalo pa kung religious ka pa, halimbawa, religious na pare, talagang, ano yan, talagang, ano, medyo, ano sila dyan, medyo, ano talaga sila sa pera and sa iba pang belongings nila. Oo. Dati pa nga eh, nung sa history, yung mga dating Santo Papa talaga, at mga dating religious orders, dati nga talagang literal wala silang pera, pero nakakagalit, nakatapos ka ng college, tapos nanlilimus ka lang, diba? Oo, pero pinagbawal yun kasi nagkaroon ng iskandalo. Pero though, hindi yung inutos ng Vatican, ah, yung manlimus. Pero syempre nga, so, because of their poverty, talagang literally wala. Yun nga. Talagang nang ano siya. Pero magbimisa sila, tawagin sila. E di ba may stipend na binibigay. Usually yan. Kapag diocesan, pwedeng kunin nung pari yung stipend. Pero kapag religious ka, yung stipend, bigay mo dun sa congregation mo. Congregation talaga, hindi oo, para sa'yo yun. Hindi para sa'yo yun. Ganun yun. Congregation. O, kaya wala talaga silang nakukuha. Maliban na lang, siguro puslit. Kuha sila ng kaunti doon sa bigay. Pero hindi alam. Hindi na alam. Diba? Unlike sa diocesan, pwede akin na lang to kasi 200 lang sa, naman. Talaga sa kanila. Oo. 100 lang akin na lang to. Pwedeng ganun. Di, unlike sa religious. Ayun. So, hindi tayo pumunta doon. Masyadong mahaba yan pag pinag-usapan pa. Between the... Pwede natin topic yung mga susunod between the difference yan. Between diocesan or religious, di ba? Pati siguro tayo, yung ano, wealth of the church, no? Oo, yung kung talaga bang meron... Kung malaman oo, kung na mayaman ba talaga ang simbahan, oo, di ba? Kung, oh, mayaman ang simbahan, pero yung, may ibang yaman. At doon natin pag-uusapan, pwede yun. Yan, ibang yaman pwede, ang meron ng simbahan. Hindi naman kasi porke sinabing mayaman, puro pera. Pera ka agad, oo, no? Hindi yun, hindi ganun yun. Okay, so yun, Brother Celsius... Kung wala na, isunod natin yung tungkol kay, okay. Ano, kay Brother Eli Soriano. Eli Soriano. Okay. Rest in peace, Brother Rest Eli. Rest in peace, Brother Soriano, no? At ayun to na, yung pinaka-last part. Kasi sila lang naman yung, ano, Brother Celsius, yung four major, dominant. No? Dominant na, ano eh, Pinoy sex, no? S-E-C-T-S. Yung diniscuss natin last week. Iglesia ni Cristo at Aglipay. Aglipay. Oo, then ngayon, Kingdom Jesus Christ ni Cubaloloy at ni ngayon ni Soriano. So, members yeah. of Church of God International or MCGI. No? MCGI. Oo. Itong kulto ay este sekta ni Soriano ay may ibang, iba't ibang katawagan. No? Merong old path sa English, dating daan sa Tagalog. Then, syempre, MCGI o yung Members of Church of God International. Siyempre, kanilang founder, si Eliseo Soriano, yung tawag sa kanya ng mga brother, ng mga miyembro niya, laging Brad Eli or Brother Eli. No? Hindi, yun ang narinig ko sa kaklase ko nun, hindi daw pinapakompleto yung Brother Eli Soriano. Basta Brad Eli or Bro Eli. Brother Eli. Ganun lang daw, sabi. Pag meron pa ata silang pangalan, yung isa pa, ano yun? Yung dati? Oh, mamaya natin pag-uusapan yan. Yan, sige, sige. Dito yan. Yung, actually, disipulo siya ni Nicolas Perez bago nabuo itong kay Soriano. Yun yung founder. Ito yung sitting ko, ito yung sinasabi mo. Yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, yan. Haligi at Suhay ng Katotohanan na in English, Church of God in Jesus, Church of God in Christ Jesus, the pillar and ground of the truth. Of truth. Yun. No? Pero haba. Pero mapapansin mo talaga, yung pinakapunot dulo niyan ng grupo nila, ni Perez at si Soriano, guys, itong katotohanan, sa mga nanonood dyan, kung kayo man ay member ng MCGI, ito yung katotohanan. Ang pinagmulan nila ay Iglesia ni Cristo. Part sila talaga nun. Bago matayo yung sekta na yan, yung kay Perez, yung Iglesia ng Diyos ni Perez, at yung Iglesia ng Diyos ni Soriano. Kasi Iglesia ng Diyos din ang tawag ni Soriano dyan sa simbahan niya eh. Diba?
Later na lang tong ano to eh, Members of Church of God International, dati dating daan, Old Path, Iglesia ng Diyos, 'di ba? Ayan Yan. oh. Basic teachings, ito yung pinaka katawa-tawa sa lahat. Sa ano? Yung Diyos daw may human parts, no? May kamay, may mata, may paa, pero walang tuhod. Di ba? Yung pinaka-common. Kumbaga, kasi, Brother Celsius, alam ko alam na alam mo to eh. Di ba ang palusot nila dyan? Kaya daw, walang tuhod yung Diyos kasi wala daw nabasa sa Biblia. Yan. Diyos ko po naman. Basta merong, ano yun? Ano yun? Di ba naisip ko tuloy, ang Diyos may kamay kasi nabasa sa Biblia. May mata. May paa. Ano yung may nakalutang puso yung paa? Daw. May puso. Ano yung nakalutang yung paa? Nakalutang yung paa. Kasi walang tuhod eh. Walang tuhod. Oo. Pati pa paano aakit yung Diyos ni Soriano no, sa hagdanan? Oo nga. Paano yung aakit yung Diyos niya? Bagay. At saka paano gagalaw yung paa? Di ba? Ganun-ganun. No? Eh, nakakatawa-tawa. May human parts pero bitin. Kasi ang palusot niya, basta walang mababasa sa Biblia, hindi ko ano yun. Eh, anong klaseng Diyos yan? Kulang-kulang. Diba? Daig pa siya ng tao, buong katawan. Oh, eh, hindi talaga, hindi, i-Diyos mo nga talaga yan, Soriano. Hindi yan Diyos ng Katoliko. Hindi Diyos ng, ano, lahat. Ni Abraham. Oo, hindi yan Diyos ni Abraham. Ngayon, ang Diyos daw, Brother Celsius, another teaching nila is, nakatira sa sarili niyang planeta. Somewhere in the universe na tanging siya lang nakakaalam. Yung teaching na to, Brother Celsius, hawing-nawig to sa Mormons eh. Sa Mormons, totoo lang. Oh, yes. Hawing-nawig yan. Na sabi nila, dito sa article nila dito sa Mormons, this, the Mormon doctrine that the gods who came down to earth were residing near a planet named Kolob. Ewan ko kung tama yung pronounce kayo. K-O-L-O-B. Yun, Kolob. So, si Soriano, syempre, syempre, nauna yung Mormons kaysa kay Soriano. So, parang gininakaw. Hindi, mali ninakaw. Di, ano? Kinopia. Kinopia yung turo. Residing daw kasi, nakatira daw sa isang planeta somewhere in the universe. Malamang, nasa universe lang naman talaga ang mundo eh. Ang mga planeta eh. So, kumbaga, parang yung pagkakakilala ni Soriano, kung part pa rin ng universe, sabi niya, bounded pa rin sa time and space yung Diyos na kinikilala niya. Which is totally wrong. Though, ang Diyos, syempre, pwedeng pumunta sa time and space, pero once we die, kung mapupunta man tayo sa langit, makikita natin ang Diyos, and that was already outside time and space, di ba? Mm-hmm. The universe is indeed part of time and space pa rin. Eh. Part of time and space. Oo. Basic science 'yan. Hindi ako ko alam ni Soriano 'yun. Kaya katawa talaga yung ano daw eh, nakatira daw siya sa own planet somewhere in the universe pa. Eh ako kopya doon sa ano doon kay sa turo ng Mormons. And lastly, dito sa part ng God is not omnipresence daw. Ewan ko, napanood mo na to. Napanood ko talaga to eh. Dati nung nasa Nangka pa ako. Walang internet nung panahon na yun. So, ano na lang ako noon. Nanood na lang kay Soriano. God is not omnipresent. Omnipresent po means God is all presence. Everywhere, anywhere, anytime. Okay po? Lahat po, lahat. Hindi daw kasi siya all presence ang Diyos. Kasi, paano daw kung tumatae ka? Alangan naman daw nandiyon yung Diyos sa pagtae mo sa banyo. Hindi niya masyado niyang inaano yung meaning ng omnipresence. Siyempre, alam mo kung totoo si Brother Celsius, wala namang masama, dumudumi ka lang naman. Hindi ka naman nagagawa ng masama sa pagdudumi. Eh, natural yun eh. Kumain natural ka na, yun. O napakain ka ng madami. Siyempre, medyo sumakit yung tiyan mo, kailangan mong ilabas. Ilabas yun. O, ibig mong sabihin, iiwan ka na ng Diyos dahil lang dumudumi ka. Diba? Eh, yung mga, anong bata nga tayo, dumudumi nga tayo sa harapan ng magulang natin nung bata tayo, di ba? Hindi naman tayo iniwan. Eh, tao lang yung nanay natin at tatay natin. Eh, di lalo yung yes. Ba? Contrary, anyway, yun, i-repeat ko na yan. Bahala ka na kung anong sasabihin. Contrary sa sinasabi sa Jeremiah 23, sa Jeremiah 23, 23 to 24, nang sabi,
Am I only a God nearby? Declares the Lord. And not a God far away. Who can hide in secret places so that I cannot see them? Declares the Lord. Do not I feel heaven and earth? Declares the Lord. Ayun. Mas maganda sa Tagalog, you know? Babasahin natin. Mas, ano to eh. Mas maganda yung pagkaka-diction, yung pagkakadin. Ito ang sabi. Ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi na nanatili sa iisang lugar lamang. Walang makakapagtago sa akin. Mm-hmm. Walang makakapagtago sa akin. Makikita ko siya kahit saan siya pumunta sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit man o sa lupa. Ngayon. Teka, yan yung paboritong version ni Soriano. Ano to eh? Ang dating Biblia to eh. Mm. Oh. Parang, 5. Oo, parang ito yung Tagalog ng, ano diba, ng King James Version. Mm, parang ito ko, ito yun eh. Oh. Paboritong-paboritong Soriano yan. Favorite. Sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar ng langit at sa lupa. Mapalangit man ng lupa. Walang makakapagtago sa akin, makikita ko siya kahit saan siya pumunta. Eh, di ibig sabihin, pati sa CR, pati sa pagdumi. Kahit tumatae. Oo, kahit tumatae. Di ba? Siyempre. Ay, ako naman si Soriano. Masyadong inaano yung meaning ng ano eh, ng omnipresence. No? Mm. Hindi talaga naiintindihan ang ibig sabihin nun. Sabi ni Soriano, let's be biblical. Sabi ni Soriano, let's be biblical. Ayan, o yeah, biblical. Binasok. Sa Jeremias. Ang Diyos makikita kahit saan man siya pumunta. So, yung Brother Celsius, no? That's pretty much it para sa akin regarding do sa dalawang sektang yan. So, yun. At regarding sa comments sa page, more on amen eh. Dami nila. Ayun. So, yun. Ayun, Brother Celsius, may gusto may dagdag? Yung sa akin naman, brother, no, yung ifo-focus ko naman yung ano, napanood mo rin to sigurado kasi alam mo naman, 'di ba, pag wala tayong magawa or gusto nating malibang, talagang ang takbuhan natin UNTV, no. Si UNTV. Talagang ano eh, minsan nakakaalo talaga, nakaka-entertain yung mga tanong and syempre yung pagsagot ni Brother Eli, kaya nung nalaman ko pumanaw siya. kaya nung nalaman ko pumanaw siya, talagang ako rin nalungkot din, no, kasi syempre kahit nakatunggali natin siya sa pananampalataya kay Bayo ay may natutulong naman siya sa atin sa ano sa ating ministry, no, kasi kasama natin si Soriano sa pagtatanggol na Diyos si Kristo and marami, maganda yung mga ano niya, mga binabato niyang verse patungkol sa pagka-Diyos ni Kristo, no, na hindi pa napaniwalaan ng mga kapatid nating lalo na yung INC, mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo at iba pang mga sektang hindi naniniwala na Diyos si Cristo. So, meron talaga siyang tulong. Kaya nalungkot ako na sa biglaan niyang pagpanaw, no? Kasi nung nakaraan lang ata nung kagabi bago siya mamatay, nag-live pa siya noon eh, 'di ba? Nag-live siya. And nagsabi pa siya na ang simbahang Katolika daw ay hindi ang mismong ang Babylonia na sinasabi sa pahayag o sa Apokalipsis. Sabi niya pwede naman daw excuse me, pwede daw na yung simbahang Katolika ay parte ng Babylonia pero hindi yun yung mismong Babylonia. Tama. Ayun yung sabi niya. Tama yun, so, tama yun. Yun ang pinakatama niyang huling sinabi. Ayun. At sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. I still pray for him. Sinama ko siya sa prayer ko noon. Panalangin. Oo. Mm. At isasama ko rin siya sa mga pinagdadasal ko na sa mga yumao. Sa mga kilalang yumao. Kasi, yun, syempre, though we know his teachings na maraming taliwas din sa turo ng Biblia at turo ng simbahan, syempre, we are still, you know, hoping, no? Kasi hindi naman natin kayang sukatin yung grasya ng Diyos eh. Kung gaano ito kalaki, kung sinong igagrant ng talagang grasya ng Diyos. And at the end of the day naman, mayroon namang naitulong talaga si Soriano para ipanaganap ang Biblia. Hindi nga lang solid na tama. Kasi tama naman, totoo naman kasi na there are some truths, no? About the sects, no? SECTS. May mga katotohanan sa kanila.
may mga tinuturo silang totoo. Hindi naman lahat mali. Pero syempre, the fullness of Christianity, yung fullness ng katotohanan, buong katotohanan, ay nasa Simbahang Katolika. Simbahang Katolika. Oo. Kaya talagang ang kaligtasan ay kung gusto mo makuha ng buong-buong kaligtasan, ay pumunta ka sa Santa Iglesia, sa tunay na Iglesia ni Kristo, ang Simbahang Katolika. So, ayun. Tuloy mo na. Yun. So, yung sa ano, yung gusto kong i-point out yung ano, maganda sana may mga ano tayo, clips tayo, no? Pero, meron siyang sinabi na meron daw isang barangay ng Diyos, no? Mm-hmm. Naniniwala siya na pag tinanong niyo ako kung ilan ang Diyos, sabi niya, madami. Ah. Madami ang Diyos. Pero pag, ito yung pagkakasabi niya, pero pag tatanungin mo kung sino yung iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat, isa lang yun. Ayun yung parang pinopoint out niya na maraming Diyos, pero pag sinabi natin ang Diyos Ama lang or ang ano, ang makapangyarihan sa lahat, may isa lang. No, at ito ay ang ama, no, sa kanilang paniniwala. Pero marami sinasabi sa Biblia, no, na kahit na anong Diyos 'yan, wala nang iba pang Diyos kung hindi iisa lang, no? Na ilang beses na nabanggit 'yan sa Biblia. Ito ang sabi sa 1 Chronicles chapter 17 verse 20, "O Lord, there is none like you, nor there is any god besides you." According to all that we have heard with our ears, no? Sinasabi doon na kahit na sabihin nating may mahinang Diyos, may malakas na Diyos, kasi may makapangyarihan, pag makapangyarihan Diyos lang daw, merong isa lang, pero pag Diyos lang, marami. Kahit na ganoon, sabi dito, there is none like you. Sabihin, wala nang ibang Diyos maliban sa kanya. There is no god besides you. No, wala nang ibang Diyos na nakasama niya. No, talagang siya lang ang Diyos. And yun nga, Brother Carlo, isa pa nga sa controversial niya na sinasabi niya na walang tuhod ang Diyos, no? kasi daw ang Diyos ginagamit sa ang tuhod ginagamit sa pagluhod. Uh-huh. And wala daw siya nababasa na merong tuhod ang Diyos, literal. Walang sinabi. Walang mga sinabi na ang Diyos ay may tuhod. Parang ganun ang hinahanap niya. Kasi hindi kasi katulad nung iba na sinabi ng Biblia talaga. Ang Diyos ay may mata, ang Diyos ay may kamay, ang Diyos ay may paa. Nabasa kasi niya talaga yon. Ngayon, ang nangyayari, gusto niya mabasa word for word. May sinabi tuhod. Tuhod. Oo. Diba, pati Brother Carlo, no, meron din siya mga iba pang mga previous clips. Mapapanood naman ng ating mga viewers sa YouTube yon, kasi marami siyang clips sa YouTube na nakakompile na. So, kung di ka naniniwala sa amin, no, sa mga pinagsasabi namin, pwede niyong i-check, no? Meron pa siyang sinabi tungkol sa Diyos niya, no, Brother Carlo, na ang Diyos daw ay may kaliskis. Mm-hmm. May kaliskis. Ginawa pang isda ang Diyos. May kaliskis, may matres pa daw, no? Ano pa ba? Marami pa siyang sinabi tungkol sa yung wala tuhod, no? So, ayun yung kung paano dinidescribe ng MCGI o ang kanilang kanilang dating naging leader na si Brother Eddie Soriano patungkol sa Diyos nga, no? And katawa-tawa siya, syempre. Syempre. And yung isa pa, Brother Carlo, no, yung sinasabi mong sabi mo ng omnipresence, parang pinapoint out din nila na kaya hindi omnipresent ang Diyos dahil ginawa niya yung impyerno, pero wala siya sa impyerno. Isa pa yun. So, ibig sabihin, hindi siya omnipresent. Parang ganun yung gusto nilang palabasin. And sabi rin dito, no, sa ating source, ang Diyos din daw ay hindi raw omniscient or not all-knowing, no? Hindi niya alam yung future ng buhay ng tao, no? Ayun lang, Brother Carlo. Pero syempre, taliwas pa rin yan lahat ng mga sinabi natin. Oo, natandaan ko yung about sa omniscient, yung all-knowing. Kasi sabi niya, hindi daw alam ng Diyos kung susunod ka sa Kanya o hindi. Which is wrong. Alam na ng Diyos kung saan ka mapupunta. Alam na rin ng Diyos kung ikaw ba isusunod. Yung nangyayari sa'yo kung saan pinagdadaanan, kumbaga, ikaw na lang ngayon ang nakakatuklas niyan sa end mo. O, kagaya nun, ba? Alam mo, estudyante ka pa, nag-aaral ka,
o nag-exam ka. Ito siyempre, since nag-aral ka ng mabuti at napag-isipan mo, napagandaan mo yung exam, pumasa ka. Oh, ngayon, ang future mo ngayon, nakatapos ka dahil doon. Pero nakita yung pagsisikap, tando doon. Ngayon, malalaman mo ka na lang yan sa end mo, kung ikaw, kaya nga yung sinasabi na, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tama yun, pero yung future, alam na yan ng Diyos, syempre. Kitang-kita na yan ng Diyos kung matatapos mo ba yung kurso na yan. Ikaw ngayon ang makakatuklas sa sarili mo. Kung at yan ay nararapat ba para sa'yo o hindi. Eh, kaya nga, ano talaga eh, masabi ko talagang sablay yung sinasabi niyang hindi daw alam, pati hindi daw, hindi, yun daw ang isang bagay na hindi alam ng Diyos. Ibig sabihin, meron pa siyang tinutukoy na iba pa. Kasi sabi niya nun sa video niya eh, hindi nga alam ng Diyos, isa sa, hindi nga alam ng Diyos kung susunod ka sa kanya o hindi. At hindi lang yun, yun ang sabi niya. Ibig sabihin, meron pa siya, hindi niya lang itinuloy. Dahil baka masyado siyang mabash. Kumbaga parang yung Diyos na pinaniniwalaan niya, napakahina. Kasi may limitasyon ng kakayahan. Diba? Opo, tama. Hindi, ano, hindi na omnipresent, hindi pa omniscient, no? Yung sa omnipresent naman kasi na sinasabi niya, tungkol sa demonyo, kaya niyang pumunta dyan, pero hindi siya pumunta. Magkaiba yun. Magkaiba yun eh. Magkaiba yung ganong klase na, ano, kasi hindi, di ba, omnipresent, present sa lahat. Eh, hindi naman siya present sa impyerno. Eh, syempre, Diyos siya, kabutihan siya. Bakit siya pupunta doon? Di ba? Common sense ang pinag-uusapan. Di ba? Ikaw ay mapagmahal na Diyos, kabutihan, tapos pupunta ka sa kasamaan. Kalaban mo nga yan eh. Di ba? Oo. Tama. Kasi hindi pag... Kayang-kaya niya yun. Di ba? Kayang-kaya, walang posible doon. Baka isang pitik, isang ganun lang ng Diyos niya, makakapunta siya sa impyerno eh. Pero hindi niya gagawin. Dahil nga, yun yung tinatawag na magkaiba yun sa hindi, wala siya doon sa hindi pupuntahan. Dahil nga sa kadaylanan, hindi siya nararapat doon. Ayun lamang po ang explanation doon. Very basic na explanation bakit ang it doesn't not mean na pag wala siya sa impyerno, it doesn't, wala, hindi na siya omnipresent. Hindi po ganun yun. Okay? Omnipresent, lalabas siya kahit saan kung gugustuhin niya. Ngunit sa part na po ng impyerno, hindi po siya po kailangan pumunta doon. Do kaya niya, hindi, pero hindi po kailangan. Kasi mayroon pong 13 case na cases na may dapat kagaya na sa impyerno, ang Diyos po ay present sa lahat po 'yan. Ngunit may mga may mga part na hindi niya kailangan. Hindi po sinasabing hindi namin kaya. Hindi niya kaya. Pagkaiba ho yung hindi kaya sa hindi nararapat. Okay po? Okay po yun. Yun. So, yung ano naman, no, sa theology naman ng simbahan patungkol sa pagiging omniscience ng Diyos. Meron kasi tayong tinatawag na eternal now. No, ang Diyos ay hindi sa kanya applicable ang yesterday and tomorrow. Ibig sabihin, meron siyang yung kanyang place lamang ay eternal now. Ibig sabihin, kaya niyang abutin o kaya niyang alamin yung past, kaya din niyang abutin ang future. So, kung halimbawa, Brother Carlo, no, yung Diyos nandiyan, no, tapos ikaw, yung timeline mo, anong ilang taong ka na, Brother Carlo? 27 ka na ngayon. So, ngayon, now, 27 ka na, pero ang Diyos, eternal now. So, kaya ng Diyos abutin ang timeline mo nung 3 years old ka. Pwede siyang bumalik doon. Kasi, wala nga siyang yesterday, pero meron siyang eternal now. No, pwede rin siyang pumunta 35 years old ka, pwede niya rin abutin 'yon. No, pero i-clarify lang natin, walang predestination, no? Hindi tayo predestined. Pero dahil dun sa omniscient ng Diyos, no, kaya niyang alamin 'yan. Pero hindi niya kagad tayo inahatulan na alam mo 'yon na pinanganak ka palang impyerno ka na. Hindi ganon, no? Meron tayong free will, na may free will tayo. And maganda, Brother Carlo, madami na tayong naisip na topic ngayon, no? Maganda rin na siguro next topic natin, no? Sa mga sunod na topic ay matopic din natin itong predestination, no? And yung talagang theological subject ng pagiging omniscience, omnipresent ng Diyos para sa ating mga giliw na manonood. Kung ano ba talaga yung turo ng simbahan patungkol dyan.
Yon. Okay, so that's pretty much it for you. Okay, so ayun sa mga nanonood, more on prayers ang kanilang comment. Kina Venus, Marina, Homer. So si May Kahilig, amen po. Ayan. So salamat po sa mga nanonood niyo ngayong araw. At ayun. So siguro tatapusin na natin ngayon, Brother Celsius, ano? Ang ating paksa. So, yun guys, kung gusto nyo mapanood yung first topic about part 1 ng Pinoy Sex, just go to our YouTube channel, Defend the Catholic Faith, or sa aming Facebook page, makikita nyo yun sa DCF Live section ng DCF page. So, muli po, nagpapasalamat kami sa mga patuloy na sumusuporta sa amin, sa patuloy na nanonood sa amin. At sana po ay marami kayong natutunan ngayong araw na ito tungkol po sa Pinoy Sex, no? SEC Taas. Next week ulit, pagka nilobin ng Diyos, kami magla-live ulit. Basta po every week, okay? Once a week po ito. Kami nag, once or twice a week, depende sa aming availability. Kasi may mga, may trabaho din ako, si Celsius ay nag-aaral. And tingnan natin. And maraming salamat po guys no, sa nanonood ngayon. Thank you po. Thank you so much po. Muli ito si Carlo Cortez at kasama ko si Brother Celsius. Maraming salamat po and see you sa aming next live. And God bless us. Bye-bye po. God bless us po. Bye-bye. Bye.